anuman ang mga pagsubok na ating naranasan, anuman ang suliranin na ating pinagdaanan, hindi tayo mabibigo sa ating paglapit at tiwala sa Panginoon. Ito ang mensahe na nagbibigay ng pag-asa. Ito ang mensahe na naghahatid ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Ito ang kwentong patotoo, benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga manonood. Ako po si Pastor Jojo De Los Reyes at welcome po sa ating programang Kwentong Patotoo, Benepisyo ng Krus ng Kalbaryo. Ang realidad at katotohanan ng buhay, marami po tayong mga pagsubok na pinagdaraanan. Subalit ang sabi po ng banal na kasulatan, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi naranasan ng iba. At tapat naman ang Panginoong Diyos, hindi niya tayo susubukin nang hindi natin makakayanan. Ngayong gabi ay atin pong matutunghayan ang natatanging kwentong patotoo ng himala at kabutihan ng Diyos. Kasama po natin ngayon si Sister Richie Cabado. Magandang gabi, Sister Richie. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, nakakagalak naman na sa pagkakataong ito ay mapaunlakan mo ang aming paanyaya, Sister Richie, na makapagbahagi ng kwentong patotoo dito sa ating Lenten Special ng JIL Prayer Garden. Kwentong patotoo, benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Sister Richie, maaari mo bang ibahagi sa amin ang iyong himala at pagpapalang natanggap mula sa Panginoon? 2004 po, dito po ako gumraduate sa Jesus is Lord Colleges Foundation. And then, nung pagka-graduate ko po, bali po, kumuha po ako ng board exam. Then, taon-taon po yan. Nung una, failed. Anong natapos mo dito sa JILC? Bachelor of Secondary Education po. Major in Filipino. So, teacher ka, Sister Richie? Opo, teacher po ako. So, kumuha ka ng board exam. After ko po gumraduate ng BSE po. 2004 po. And then, nung una po, failed. Kaya, siyempre, masakit po sa kalooban ko yun dahil siyempre po, ine-expect ko po yun na makapasa po. Makakapasa ka? Oo. Sorry, Richie. Ikaw ba ay isa, sinabi mo, mataas yung ine-expect mo? Opo. Medyo maganda yung naging karanasan mo sa pag-aaral. Opo. At maging nang magtapos ka. Opo. Dito sa school. Opo. Oh, wow. Okay. Bali, hindi ko lang po yun in-expect din. Kumbaga, parang siyempre, sa tiwala rin po ng ibang tao po sa akin. Kaya masyado po ako nag-expect. And then, nung pong 2005, nag-try po ulit ako. Wala rin po. Failed din po ulit. 2004, 2005? Opo. 2006, dumaan po yung panahon. And then hanggang sa nag-asawa po ako, nagka-anak, and then nagtatry pa rin po ako na makapasa pa rin po. Kasi yun po yung desire ng puso ko eh. Dahil yun po yung kurso na kinuha ko. Pangarap mo talagang maging teacher? Opo, pangarap ko po talagang maging teacher. Hanggang sa inabot na po ako ng ilang taon. Di parang, patandaan mo kung ilang taon? How many years to be exact? More than decades, isang dekada na po mahigit ang nakakalipas. Oh. Simula po nung gumraduate po ako. Tapos ayun po, hanggang sa dumating na rin po yung time na parang nagsawa na rin po ako. Hanggang sa sabi ko, wala naman nangyayari ka ako. Ayun po, kasabay po noon, siyempre bilang mag-asawa, napakadaming pagsubok. Kaya po nung nakita ko po sa social media na may mga nagre-review, parang nainganyo po ako na mag-review. Parang yun po yung parang sinabi po sa akin ng Panginoon na way ko po para makamit ko po yung matagal ko nang hinihiling. Okay. Then nag-review po ako for the first time. Nag-review po ako. And then, yun po, year 2018, bali 2 months po bago lumabas po yung board exam.
resulta po ng board exam namin. From 2004 to 2018, September po ako kumuha, December lumabas. Araw-araw ko po yan pinagpapray sa Panginoon. Hanggang sa mula po nung, simula po nung bago po ako mag-exam. Hanggang po sa, hanggang sa lumabas po yung resulta. Araw-araw po yan, palagi ko po, mag-isa po ako nagdadasal po sa Panginoon. Naglalaba ako, nagdadasal ako sa Panginoon. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, kung ang calling niyo po sa akin ay magturo, gawin niyo po akong registered teacher. Total, ginawa ko naman na po ako yung part ko. Nag-review naman na po ako. Though kulang po yung mga time po na pagre-review ko. May mga iba pa pong mga activities na hindi ko po na nagawa. Nagawa po yun dahil kakulangan din po ng pera. Ganun, yung time na magre-review po ako. Kaya, yun lang po yung tapos nung dumating na po yung time na sabi nila, ayan na po yung resulta ng board exam 2018, December. Magsisimba po sana ako noon eh, dito po sa JIL po. Dapat po sana yung sa Miracle and Healing Service, Friday po yun. Sabi ko po, Panginoon, pupunta po ako sa Miracle and Healing Service para po makamit ko po yung miracle po na matagal ko na pong inaasam. Hindi pa po ako nakakatuntong po dito. Sinabi na po sa akin nung isa ko pong kaklase na, ate, lumabas na po yung result ng board exam. Eh, wala po ka ako akong wala akong internet. Pwede pa ka ako patingnan ng pangalan ko. Eh, nung habang hinihintay ko po yung pangalan ko, sabi niya, congratulations, ate. Ngayon po, nung bago po pumunta rito, nanginginig po ako sa sobrang tuwa ko po. Dahil sabi ko, Lord, for how many years? Salamat po at ipinagkaloob niyo na po sa akin yung matagal ko na pong hinihiling. Opo, na maging isang registered teacher. Sabi ko pong gano'n sa Panginoon. Kaya yun po, sobrang papasalamat ko po sa Panginoon. Pero hindi pa rin po natatapos yung mga pagsubok ko sa buhay. Akala ko po pag nakamit ko na po yung matagal ko nang hinihiling. Naging registered teacher. Opo, na maging isang registered teacher. Akala ko po tapos na ako sa mga pagsubok ko. Agad sa 2019, December ko po na nalaman yung resulta, 2019 February, nakuha ko po yung lisensya po. Nakapag-o-taking po ako na noon. Kala ko po tapos na yung mga pagsubok ko. Yun po ang gasa, napakadami pang pagsubok. January, February, March, April, May, June. June na po, hindi pa ako natatawagan. Pero sa himala po ng Diyos, pang-apat po ako sa ranking sa distrito po namin. Sabi ko po sa Panginoon noon, Lord, bakit po pang-apat po ako sa district sa ranking? Bakit po yung iba po nakapasok na? Bakit ako po hindi pa? Yung pa lang, parang sinasabi po sa akin ng Panginoon na, anak, hindi ko pa tapos sa mga pagsubok mo eh. Marami ka pang pagdadaanan, kaya tapusin muna natin yung mga pagsubok mo. Kasi po nung time po na yun, June, July, August, sabi ko, bakit di pa ako natatawagan? Yung po kasi time na yun, yung po yung dumadaan po ako sa mga pagsubok po. Bilang maming mag-asawa naman, yung po yung mga time po na marami po akong nalaman tungkol sa asawa ko po ng babae. Na 3 years ago, ninilihim po sa akin. Tapos noong ko lang po nalaman, 2019. And then din po yung yung pagsusugal. Ganun po, hindi lang pang babae, kundi nagsusugal. Tapos ang dami-dami pong mga pumupunta sa aming ibang tao, naniningil ng mga utang. Hindi ko naman po alam. Ganun. Kaya na-realize ko po na, kaya pala ka ako, hindi pa ako dinadala ng Panginoon sa matagal ko nang hinihiling kahit lisensyado na ako dahil ang dami ko pa palang mga pagsubok na dinadaanan. Part ng trial and testing opo. In life. Tapos po, doon nga po sa isang sabi po ng isang pastora po nung nag-attend po ako dito na sabi nga po habang daw po unti-unti mo nang makakamit na yung tagumpay, lalo naman daw po yung pagsubok, mas lalo naman daw po nakikipag-unahan o nakikipagkarera sa tagumpay.
Kaya ganun po dati, bago po ako nun na, ano, na mapasok po nun, apakadami ko pong pagsubok. Then, nung ano po na yun, hanggang sa dumating po yung punto na parang gusto ko na pong mag-give up sa relationship namin mag-asawa dahil sa mga pagsubok ko po nun. Pero, ang hiniling ko po sa Panginoon nun, hindi ko po hiniling sa pastor, hindi ko po hiniling sa Panginoon nun na, Lord, baguhin niyo na po ang asawa ko. O kaya di ko po sinabi sa Panginoon na, Lord, pwede po ba ayusin niyo po yung pagsasama namin o baguhin niyo po yung asawa ko. Ang sinabi ko po sa Panginoon na sobrang sama po ng loob ko nun sa asawa ko sa mga naraman ko po sa kanya noon. Ang sabi ko po sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami na maghiwalay na ng maayos. Yun na lang ang pinapangarap mo, yun ang ninanais mo. Opo, kasi po ang sabi ko po sa kanya, kesa po Panginoon, magkasala po ako sa inyo araw-araw. Kesa po magkasala po ako sa inyo araw-araw, tulungan niyo na lang po ako na maghiwalay na lang po kami ng maayos. Nako, Sister Richie, medyo napakabigat pala ng inyong pinagdaanan. Ano? Ako, ang unang tingin ko, sabi ko, wow, napakaganda ng mga patotoo ito ni Sister Richie. Isipin po natin mga giliw na manunood ng ating pong kwentong patotoo, benepisyo ng Krus ng Kalbaryo, hindi biro-biro ang hamon na pinagdaanan ni Sister Richie. Tuwing maiisip ko na 14 years in the making, yung pagkuha ng board exam, naalala ko yung isang matalinong tao, sabi niya, I failed over and over again, and that is why I succeed. No? Naranasan ko ang mabigo ng maraming paulit-ulit, at dahil dito ako ay naging matagumpay. Sa iyong karanasan, talagang you failed over and over again. Pero after 14 years, nakapasa rin si Sister Richie sa board examination. Yet, hindi pala doon natatapos ang pagsubok. Pagkaraan nitong tagumpay na ito, ay mayroon pa rin panibagong pagsubok na ang nakataya naman ay ang ugnayan ninyong mag-asawa. Wow! Naalala ko rin po sa banal na kasulatan ang istorya ni Prophet Elijah. Nako, napakaganda ng kanyang kwentong patotoo sapagkat nakita po natin na sa bansang Israel, sa 2 Kings chapter 18, ay makikita natin na si Elijah ay pinatunayan niyang ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos ng Himala. Pinatunayan niyang ang Diyos ang tumutugon sa panalangin. At napakita po niya, maging ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmanifest sa kanyang buhay at sa buong bansang Israel. Subalit, alam po natin ang nangyari kay Elijah pagdating ng 2 Kings chapter 19. Ang mababasa naman po natin, si Elijah ay pinagbantaan ng isang babae. At ang sabi ni Jezebel, parusahan ako ng Diyos ko kung hindi kita mapapatay kinabukasan, ang sabi po ng Jezebel na ito. Kaya natakot si Elijah and he ran for his life. Tinakbuhan niya at iniligtas niya ang kanyang sarili sa pagbabanta na iyon na nangyayari. Kumbaga po, ang pagsubok ng buhay often occurs when we least expected it. Ang mga pagsubok ng buhay, Sister Richie, ay dumarating sa panahon na hindi natin inaasahan. Kasi pagkaraan ng tagumpay ni Elijah, may panibagong pagsubok. Ha, ganun din yata yung nangyari sa iyo. Pagkaraan ng tagumpay na inintay mo ng 14 na taon, mayroon na namang pagsubok. Para bang wala na yatang katapusan ang pagsubok na ito ng buhay. Nung panahon na pinagdaraanan mo ang matinding pagsubok na iyon, Sister Richie, ano ang iyong pinanghawakan? Bali, pinahawakan ko lang po noon na sabi po ng Panginoon, hindi kita iiwan hanggang sa pagputinang ng iyong mga buhok, hanggang sa iyong pagtanda, hindi kita pababayaan. Tama yan, nasa Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos, iingatan kita hanggang ikaw ay tumanda at pumuti ang iyong buhok. Wow, napakagandang pangako ng Lord. At saka pinahawakan ko lang din po yung Panginoon na sinabi ng Panginoon sa Ecclesiastes na sabi niya, there's a time for everything.
Ayun po, kaya yun po pinanghawakan ko na lahat ng mga pagsubok ko na to, lahat ng mga paghihirap ko na to, ay matatapos din. Kaya po nung time po na yun, na sinabi ko po sa Panginoon na Lord, kaysa sa magkasala po ako sa inyo araw-araw sa sobrang sama po ng loob ko at palagi ka po kami nag-aaway, eh tulungan niyo na lang po ako na maghiwalay ng maayos kaysa po sa magkasala po ako sa inyo araw-araw. Ayun ko na po ako magkasala sa inyo araw-araw. Pero sabi nga po ng Panginoon sa kanyang salita, my thought is not your thought. My way is not your way. Yes, yes. Okay. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, imbes po na ibigay niya po sa akin kahilingan ko na maghiwalay po kami, actually nakaplanado na po lahat planado sa isip na. Ko eh. Opo, yung lahat ng mangyayari sa buhay po naming mag-iina. Pero ang ginawa po ng Panginoon, binago niya po yung asawa ko, yung binigyan niya po siya ng pusong mapagkumbaba. Humingi po ng tawad sa akin ng asawa ko. Umiyak po siya sa akin. At nangako na rin po siya sa Panginoon, hindi ramdaw po siya sa akin nangako, kundi sa Panginoon na hindi niya na rin po gagawin yung pagsusugal at yung pagtataksit po sa akin. Kaya yun po, sabi niya sa Panginoon, ano ko mga ngako, hindi sa iyo, sabi niya ganun. Kaya di ba sabi nga po ng Panginoon, kapag sinurrender mo lahat sa Kanya, maging ang mga kasalanan mo at ang mga nakaraan mo at maging ang sumpa sa buhay mo, i-re-restore niya ang buhay mo. Amen. Kaya po nung time po na yun, pinatawad ko naman po siya, binigyan ng pagkakataon. Bali, hindi lang po ako, yung pong June, July, August, hindi po ako natawagan, pero kagkalagitnaan po ng August, tinawagan po ako, sabi, magpunta rin po ako sa opisina ng DepEd. Ayun po, sabi ko, ito na po yata ka ako, ito na po yata, Lord. Pero nung time po na napunta po ako, bali, hindi pa po natatapos ang pagsubok ko noon. Eh, sabi lang po sa akin is for substitution. Opo. For 3 weeks na substitute. E di sabi ko po, di ginirant ko naman po. Dahil kahit po sabi, kasi po nung time po kasi na yun, hindi po lahat ng mga nakapasa ng ranking, ano po makakapasok dahil napakalimitado po ng ano po noon, ng mga kinukuha po nila, mga bakante. Kaya po nung time po na yun, sabi ko, pray lang po ako ng pray. Yung 3 weeks po, pastor, na hinintay ko po na sana po ay substitute ko po, naging 2 weeks lang po sa himala ng Panginoon. Bali, 2 weeks po, August 13, then September 2, tinawagan po, bali, hindi pa po natatapos yung 3 weeks na substitute ko po, tinawagan po ulit ako ng DepEd na mag-report up na kunin ko po yung mga maglabas na po ako ng mga requirements for permanent na po. Wow! Praise God! Kaya ayun po. Napakabuti ng Diyos. Amen! Hallelujah! Opo. Kaya po, September 2002 po, nag-start na po ako for permanent. Wow. Opo. At dahil sa biyaya po ng Panginoon, dahil naging tapat po yung asawa ko na at naging nirestore na po ng Panginoon ang buhay namin, hindi lang po yung profesyon na matagal ko na pong hinihiling ang binigay niya sa akin, kundi binigyan niya rin po kami ng sariling tahanan. Sa biyaya po ng Panginoon, nagka-pandemya po noon eh, pero hindi ko po, parang hindi ko lubos maisip po yung himala ng Panginoon. Imbis na po sana magigipit kami eh. Andyan po yung mga dumadating po yung mga biyaya sa amin ng Panginoon. Hanggang sa nakapag-ipon po ako, hanggang sa napa-extend ko po yung bahay Glory na pinagkaloob po sa amin ng Panginoon. Amen, amen. Yung napakasimple lang po na bahay na hinihiling ko, higit pa po doon ang binigay sa akin ng Panginoon. Amen. Tama. Sabi kaya, nga ng salita ng Diyos eh, sa panahon ng kabagabagan, in the days of disaster, you will not wither. And in the days of famine, you will enjoy plenty. No? Talagang ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga matapat na anak. Nakakatuwa lang isipin, Sister Richie, na sa gitna ng mga pagsubok, one after the other, may mga salita at pangako kang pinanghawakan mula sa Diyos. Mga magulang at kapatid, ang Diyos ay matapat sa kanyang pangako. Sabi nga po, God is not a man that he should lie, neither a son of man that he repent. Ang sabi po ng Bible, kung ano ang sinabi ng Lord, ito ay kanyang tutuparin at gagawin sa ating mga buhay. Sabi po ito ng Numbers 23 verse 19. Kaya makikita po natin, tama po ang sinabi ni Propeta Isaias, the days of thy mourning shall be ended. Mula sa pagsubok na naranasan, failure at many times of her life,
problema sa pagsasama ng mag-asawa na nalagay sa alanganin at halos humantong sa paghihiwalay. Pero ang ganda nung sinabi mo, Sister Richie, my ways are not your ways. Sa isip mo, hiwalay na lang. Pero alam natin, hindi natin mahihigitan ang plano ng ating Panginoon. At ako, naniniwala ang Diyos ang humipo sa iyong asawa upang kanyang talikdan ang maling paraan ng pamumuhay at ang i-embrace, ang yakapin ay ang maayos na ugnayan sa iyo bilang kanyang asawa at sa kanya bilang ama ng inyong mga anak. Kaya naman dahil doon sa pangyayaring iyon ay natuto kang magpatawad anuman ang pagkakamali ng iyong kabiyak. Eh kasi yun naman ang aral ng Lord na sabi nga ng banal na kasulatan, magpatawad kayo as the Lord forgave, as the Lord forgive you. Magpatawad kayo kung papanong pinatawad din kayo ng Panginoong Diyos. Ang pagpapatawad po, mga magulang at kapatid, ay isang bagay na ating pagdidesisyonan at gagawin sa buhay. Na kung may mga taong nagkakamali at nagkakasala sa atin, tayo po mismo ang magre-release ng forgiveness. It is not something that you will ask God to give you, na para bang kung ikaw ay may nagkamali sa iyo, dadalangin ka at dadasal sa Diyos na, Lord, bigyan mo ko ng pusong mapagpatawad. Hindi po ganon. Dahil kung ikaw ay hihilingin mo sa Diyos na ikaw ay maging mapagpatawad at hindi ka pa nagpapatawad, eh parang masisisi pa natin ang Lord. At sabihin mong, Lord, kaya hindi ko pa siya mapatawad kasi hindi mo pa ako binibigyan ng pusong mapagpatawad. Ang Diyos ang hindi nagbibigay ng pusong magpatawad kung gayon ang kalalagayan. Pero hindi po ganon ang itinuturo ng Biblia. Ang pagpapatawad ay isang bagay na tayong tao ang dapat gagawa sa mga taong nagkakasala sa atin. And once we release forgiveness, na ipapakita rin natin ang pagiging anak ng Diyos sapagkat tayo pong mga nakakilala sa Panginoon ay pinatawad ng Diyos. Kaya naman tayo po ay mga taong marunong ding magpatawad sa mga nagkasala. Di ba? Amen? So, Sister Richie, ano ang iyong natutunan sa iyong karanasan? At paano nagningning ang kabutihan ng Diyos sa bahaging ito ng iyong buhay? Ang natutunan ko po sa buhay ko, dapat po maging matatag. At saka kung ano man po yung pagsubok na darating, sana hindi ka po yung liliko ng ibang landas. Sana nandun ka pa rin sa Panginoon. No matter what, sana nandun ka pa rin sa presensya ng Panginoon. Kahit ano man mga pagsubok na dumating sa buhay mo, huwag kang gumawa ng mali pa rin. Nandun ka pa rin, tuwid ka pa din. Nakafocus ka pa din sa Panginoon. At palagi ka lang tatawag sa Panginoon. Kahit anumang pagsubok, kahit na anumang mga unos at dumating sa buhay po natin, palagi lang po tayo na yumakap o hipitan pa natin ang ating yakap sa Panginoon, ang ating yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Na palagi po natin iisipin, hindi niya po tayo pababayaan. Kahit na anong mangyari, kahit anong pandemya dumating, hindi niya po tayo pababayaan. Hindi niya po tayo iiwanan. Amen. Tama po, mga magulang at kapatid. Ang sabi po ni Jeremias sa aklat ng Lamentation o Panaghoy sa Tagalog, Lamentations chapter 3, singpait ng apdo ang aking mga alalahanin. At ako'y labis na naghihirap ang aking kalooban kapag nagugunita ko ito. Subalit, ang sabi po ng banal na kasulatan, kapag itinuloy po natin, sabi ni Prophet Jeremiah, but faithfulness of God are new every morning. Praise God! The faithfulness of God are new every morning. Ito ang naalala. Ito ang higit na nagbigay ng magandang pagtanaw kay Jeremias. Kung ang mga alalahanin ng buhay ay singpait ng apdo, gayon man, ang kanyang nakita ay ang hindi masusukat na dakilang pagmamahal at katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Mga magulang at kapatid, alam ko pong tayo po katulad ni Sister Richie ay may mga iba't ibang mga pagsubok na pinagdaraanan sa buhay na ito. Pero gusto ko pong gunitain at alalahanin po natin ang realidad at katotohanan. Mabuti ang Diyos. Matapat ang Panginoon
sa ating mga buhay. Ang wika po nga ng salita ng Diyos in Nahum chapter 1 verse 7, napakabuti ni Yahweh. Siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan at tinatangkilik niya ang mga napapaampon sa kanya. Totoo po ang sinabi ni Sister Richie, manangan, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang sino mang nagtitiwala sa ating Panginoon ay hindi mabibigo. Kung ang tao ay magdulot ng siphayo, kalungkutan, kabiguan o tayo man ay masaktan ng ating kapwa sa damdamin man, pisikal o sa anumang kalalagayan ng buhay, ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. Ang sabi nga po niya, napakabuti ni Yahweh. Siya'y kanlungan sa panahon ng kagipitan. Siya'y kanlungan. Siya yung ating pwedeng tunguhan. Siya yung ating puntahan sa panahon ng ating pangangailangan. Sabi ng Proverbs chapter 18, verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth unto it and they are safe. Kaya po mga magulang at kapatid, sa lahat ng ating mga kasama na sumusubaybay ng ating kwentong patotoo, benepisyo ng krus ng Kalbaryo, huwag tayong panghihinaan ng loob. Ano man ang mga pagsubok na ating naranasan, ano man ang suliranin na ating pinagdaanan, ito man ay may kaugnayan sa ating ugnayang pampamilya, ito man ay may kaugnayan sa ating pinansyal na kalalagayan. Hindi tayo mabibigo sa ating paglapit at tiwala sa Panginoon. Sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 16, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon ay kakamti natin ang kanyang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. At sabi rin po ng 1 John chapter 5 verse 14, this is our confidence that if we ask anything according to His will, God hear our prayers. Kaya tayo po ay lumapit sa Panginoon, idulog natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan. At makikita po natin ang Diyos ay handang tumugon sa ating pananalangin. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa katotohanan na aking narinig. Higit kang inupaman, sa iyo ko inilalagak ang aking pananampalataya, ang aking tiwala. Batid ko, marami akong kahinaan, marami akong pagkukulang, subalit ikaw ang kukumpleto sa lahat-lahat ng ito sa aking buhay, sa lahat ng aking pangangailangan. Ikaw ang kukumpleto, ikaw ang katugunan sa lahat ng aking kailangan. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay, pumasok ka sa aking puso, maghari ka sa aking buhay, at mula sa araw na ito, ang buhay ko ay para lamang sa iyo. Ako na lang po ang mananalangin, dakilang Diyos makaraang mapakinggan namin ang kwentong patotoo ni Sister Richie. Alam ko, Panginoong, ito ay magiging isang inspirasyon, lalo na sa mga taong dumaraan sa mabigat na mga pagsubok, one after the other. Lord, it is my prayer na ang iyong mapagpalang kamay ay idantay mo sa lahat ng mga kaisa at kasama namin dito po sa amin pong kwentong patotoo benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Lord, kung meron din po na mga mag-asawa na mayroong suliranin sa kanilang pagsasama, kung meron po silang anak na naliligo ng landas, anuman ang problema sa kanilang sitwasyon ng pamumuhay. Iyunat mo ang iyong mapaghimala, mapagpalang kamay at hilumin mo, Panginoon, ang ugnayan ng mag-asawa ng pamilyang ito, Panginoon, at pagalingin mo ang anumang sigalot na kanilang pinagdaraanan. Father God, it is my prayer that your favor may rest upon them at hayaan mo, Panginoon, maging ang mga pangangailangan nilang pisikal, pangangailangan ng kagalingan, himala, anuman ang pagpapalang kailangan ng iyong mga anak, ikaw ang magkaloob sa bawat isa. At nananalig kami, Panginoon, katulad ng sinabi ng Bible, kahit mga leon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang si Yahweh susundin sa anumang bagay, hindi sila kukulangin. Mag-umapaw ang biyaya mo sa lahat ng aming mga kasama
na sumusubaybay ng gawaing ito, Panginoon. Thank you, Lord God. To you be the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Bago po tayo magwaka, Sister Richie, baka meron kang mensaheng nais ipaabot sa ating mga manonood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Palagi lang po nating isipin anuman pong pagsubok ang dumating sa atin, anuman pong unos ang dumating sa atin. Lahat naman po tayo dumadaan sa mga matitinding pagsubok. Pero huwag po tayong bibigay sa mga pagsubok. Palagi lang po tayo sa Panginoon. Basta't palagi lang po nating panghahawakan ang salita ng Panginoon, hindi niya po tayo iiwanan at hindi niya po tayo pababayaan. Kaya palagi po tayong mananalangin sa Kanya sa tuwing tayo po may mga pagsubok o kahit na sa kasiyahan man din po, palagi po tayong magpapasalamat sa Kanya. At ibabalik niya po lahat ang mga nawala po sa buhay natin. Nang siksik, liglig at umaapaw po. At mga pagpapala po. Yun lang po. Amen! Purihin po ang ating Panginoon. Nakaka-inspired ang patotoo na ating napakinggan at alam ko po na ang biyaya po ng Panginoong Diyos ay isa sa inyo at sa bawat isa po na matapat, na sumusunod, na bubuhay sa gitna ng kalooban ng ating Panginoon. Tunay nga po na tayo ay mapagtagumpay sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang ating kaagapay at kaalakbay sa paglalakbay sa buhay. Muli, ako po si Pastor Jojo de los Reyes at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. God bless us more and more! Yes, you are.
anuman ang mga pagsubok na ating naranasan, anuman ang suliranin na ating pinagdaanan, hindi tayo mabibigo sa ating paglapit at tiwala sa Panginoon. Ito ang mensahe na nagbibigay ng pag-asa. Ito ang mensahe na naghahatid ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Ito ang kwentong patotoo, benepisyo ng krus ng Kalbaryo.